Anyway, thank you for your time. Ayun. So, ang tagal mo pala dyan sa Ilocos. Diba? Yes. Ano ng married life? Kamusta working life ang nangunguna? medyo naiintindihan pa naman ng asawa ko. So, busy rin naman siya sa Laguna. Pero pag balik ko, sasamahan ko rin siya sa pagbababa dahil nga he's running, 'di ba, sa San Pedro. 'Yon. So parang won't stop, no? I mean, after your lock-in and congratulations, dahil sobrang ang taas pa rin talaga ng ratings ng ang probinsyano kahit saan mo dalhin, 'di ba? Now, pagbalik mo politika, 'di ba? I mean, you're not new to of course that kind of thing, the politics. Pero kamusta raw yung pag-iikot ng asawa mo as of now na wala ka pa doon? Hinahanap ako sa kanya. Sinasabi niya kasama si Mariano. So, iyon naman, tas nakakatuwa kasi pinagkakaguluan siya ng mga tao, 'di ba? Actually, oo, nakikita ko nga, no, talagang grabe yung yung welcome sa kanya wherever he goes. Na-update din kami dahil nakikita namin online. Grabe rin yung glamour, 'di ba? Pero kamusta nasan si Amanda? Nasa Laguna rin ba siya? Saan siya nag-study from home? Doon siya minsan sa lola niya. Sa Manila naman. Ah, sa Manila. Oo. Kasi walang mag-aalaga sa kanya sa Laguna eh, dahil busy ang doon mga tao. Mm-hmm. Ayan. Ikaw naman, di mo ba sila nami-miss? Nami-miss. Sobra. Every night kami na with video call ni Amanda. Tapos every day din, minsan midnight, pag late na nakaka-uwi si Dave from ikot sa Laguna, ganun. Mm-hmm. Ikaw ba? Wala kang plano sundan si Dave dyan? I mean, na magpolitika in the near future? Ayoko mo naisipin ngayon. Diba? Pero, mature. Oh, hindi naman tayo bago sa politics. Pero as of now, parang okay na ako na siya muna doon. Oo, nandito na lang ako to support him and to help people. Yun. Kasi medyo ang daming commitments, ang daming kung kailan ako kinasal, ang daming offer, ang daming... Pero totoo yun, di ba? Pag kinasal ka or nabuntis ka or mga nganak ka, di ba parang yun yung yung mga biyaya, di ba? Good luck, kumbaga yung mga yung pumapasok. Kamusta yung negosyo mo? Okay naman, hindi ko naman pinapabayaan. In fact, after this, mamayang gabi meron akong meeting with my partners. Oo, so ganun ako pag wala akong taping, pag rest day ko, sinisingit ko yung mga Zoom meetings ko. Oh my gosh, so rest day pala ito, kausap mo ko, nakakahiya na, di ba sumingit din ako, grabe. Okay lang, oo. Wait lang. Pag rest day namin kasi swab day din, so supposedly talaga dapat magpapahinga, pero okay lang. Oh, maraming salamat. Pero ito nga, promo, bukas na ipapalabas yung Porn Star 2. Oo, kasi bukas na ipapalabas. So wala pa kaming nagagawa ni Ate Osong na masyadong promo. So, kaya kailangan baka sabihin wala kaming participation. Let's check. Pero ano ba yung ikalawang putok? Tungkol saan ba ito? Well, kasi nung first, nag-failed kami sa ino-launch naming Porn Star. Ayun. So ngayon, meron kaming mga tinetrain na apat na mga kababaihan, but this time may mga lalaki, kalalakihan. May mga partners na sila. So parang mas masaya to, mas exciting, mas super kwela than the first one. Kung nag-enjoy na sila sa una at talagang nagandaan sila sa una, mas dito sa two.
Oo, mag-e-enjoy sila. Actually, di ba, isa ito sa opening salvo ng Viva Max that helped Viva Max make it the yes. Is so successful right now sa OFWs din natin abroad. Kumbaga parang naging wildfire siya eh. At napakatama yeah. Ito yung naunang proyekto, yung first installment nito. Ikaw ba, Miss Ara, while doing this, syempre alalaki ng mga proyekto lagi na pinagkakaloob sa inyo, no? And this is streaming. Did you have any doubt or kaba nung unang sinabi na sa streaming ipapalabas itong malaking proyekto na ito? Hindi naman nakakakaba masyado kasi parang ano nga eh, experimental eh, 'di ba? For us, for all of us. Eh kumbaga parang mas nasanay ako na yung kaba, yung pagsasinihan. Kasi mas nakikita mo kung nilalangaw. Shake it. Oh, shucks! Walang nanonood, di ba? Pag ganun, makikita mo. Eh, well, yung mga walang nanonood dati, yung mga kauna-unang movie ko. But nung, syempre, nung ano na, umukay na yung mga projects ko, wow, daming nanonood, di ba? Ganun. Yung Viva Max nga kay Krino mo ichika, nakakagulat kasi alam nila. Alam nila yung mga dagda-drop na mga film every Friday at kung ano-ano pa. Pero ito naman dito tayo sa Ang Probinsyano. Kamusta? How is it working with sila Coco, sila Mega? Okay, sobrang saya. Kasi para na kami talaga isang pamilya dito. Lalo na dream ko makatrabaho si Ate Sharon. Hindi ko magkakilala kami, nagkikita kami, nagkakausap kami, but hindi ko pa siya nakasama sa isang project. But magkasama lang kami dito sa Probinsyano, pero hindi pa kami nagkaka-eksena. Pero at least nagkikita kami. Magkaka-eksena ba? Hindi pa pwede sabihin. Hindi ko rin alam eh. Kasi kami mismo, mga artista, nalalaman na lang din namin yung storya dito na sa set. Mm-hmm. Bago kami mag-taping. Anong, kamusta? Lagi ko narinig sa lahat ng stars na Ang Probinsyano na parang pamilya nga kayo, no? Pero anong pressure noon bilang isang artista na ang taas, no? Ang taas nung rating nung palabas na yan. Tapos noon, yun nga, no? Binibigay sa inyo yung mga eksena bago kayo sumalang. Nasasanay na kasi yung mga ano namin, eksena namin, yun nga, bibigay lang sa amin bago kami isa lang. So, kumbaga na-adapt na namin. And sabi ko nga, grabe, ang bilis ng panahon. Magto-2 years na ako dito sa end of the month. At saka, ito yung during pandemic, ito yung nagbibigay sa akin ng trabaho. Kasi kahit nakakatuwa, kahit alam mo na, kahit wala pa kaming franchise, andiyan namamayagpag pa rin yung Probinsyano. Kasi nasa top 3 yung Probinsyano, imagine. At naalala ko ano, na nung magkikasal ka na lang, lumagari ka pa rin sa lock-in dyan. Naalala ko, 'di ba, sabi ko, oo naman, kakasal na lang, grabe, nagtatrabaho pa, ganun ka din. Actually, nagpapaalam ako ng medyo mas mahaba. Sabi nila, gusto nga nila parang ano na lang eh, yung 4 days before may wedding na lang. Ganon. Sabi ko, oh my God. Sabi ko, hindi ko po kaya. Sabi ko, at least man lang kahit 6 days. Ganun ba? 26. Ay, hindi. Actually, 4 days na nga lang. Tama. Yun. Kasi naalala ko nung the day after nung kasal mo, in-interview ko kayo. 26 ako lumabas eh. 26, 27, 28, 29, 30. Yeah. 4 days before my wedding, ako pinakawalan. Nalala ko yun, kasi fresh na fresh pa sa'yo. Tapos alam ko, sasalang ka ulit. Pagka bumaba lang, di ba, nung pagbaba niyo ng Baguio nun, sasalang ka rin ulit sa trabaho nun. Pero grabe, I mean, it's all paying well sa lahat. Pero ito, how's your Christmas gonna be like? Well, medyo mapapaaga naman kami ng exit. Maabutan ko pa yung birthday ni Mandy. Ayan, December 16, exit na kami because we have a Christmas special ng December 17 kasi birthday ni Mandy. So, tapos 18, may Christmas special kami. And then,
ayun, 19, I'm planning to set a small celebration para sa 7th birthday ni Mandy. Oh, so big deal yan. Kasi 7th, big deal yan. 7 years. Nakakatuwa nga kasi bago ko umalis, nililista niya yung i-invite niya. Oh. As in talagang... Wala na nasa guest list. Ha? Wala na yung nasa guest list nung umalis ka. Well, ano naman, 15 ang nasa guest list niya, pero naka-prepare naman ako sa 25 kids. Diba para ma-monitor pa rin ang safety, nakakaloka. Pero nakakatuwa yung may 15 na mga classmate na siguro yan at barkada. Yes, since ano pa kasi, since kinder. Grabe. Yung mga, ano niya, yung classmates na yun. Kaya nga, What grade is she in? Grade 1. Oh my gosh! Ang bilis. Grade 1 na siya. Ang bilis ng panahon. Sobra. Tsaka ano, parang naawa naman ako kasi parang 6. Ay hindi. Nung fifth birthday niya, nag-party naman ako. Pero last year kasi, syempre, pandemic. Oo. So, ngayon naman, medyo maluwag-luwag naman. Syempre, ano lang, limited lang, tapos magsaswab antigen, and fully vaccinated naman halos lahat. And, iyon, susundin pa rin yung protocols. Nakakatuwa. Eh, si Christine, busy din. Busy din sa pananapan yan. Eh, magsasama ba kayo? Alam ko si, yung anak ni Christine, close din kay Amanda, di ba? Kay Mandy. Yeah, no, invited sila. Magsasend out pa lang ako late. Isa-isa pa lang ng ano, pa-isa-isa pa lang na send out ng e-invite. Ito, Miss Ara, reaction mo lang, syempre, kasi pares kayo ng mom ni Christine. No? Alam naman natin na like months ago, nag-viral yung interview niya regarding about the mom. Ikaw ba, as an ate, may mga words of wisdom ka bang na-share sa kanya while growing up? I know, lahat naman tayo didn't have a perfect childhood. Well, I can say na hindi ko siya talaga nag-guide when we were growing up kasi ako yung unang nahiwalay sa magkakapatid. Kasi nag-hiwalay yung mom at daddy ko. Ako yung napunta sa daddy ko and yung other siblings. And then, hindi na namin masyado binig-issue whatever Christine told yung nag-viral. Kasi parang for me, it's past already. And ang alam mo naman ng magulang pag galit, minsan kung ano nasasabi. And yung ano kasi, hindi ko napanood yung totally yung interview. So, ang sa akin, kaya naman iniwan si Christine, iniwan siya sa cousin ng mommy ko. Oo, kasi she went to the States. Nag-caregiver siya doon, ganun. Nag-ano siya, kasi nag-iwalay nga sila ng daddy ko. Eh, wala siyang mapag-iiwanan. Eh, nandun kami mga ibang kapatid doon sa daddy Romy. Yun, so ganun ang story, but it's not the... yung parang ang dating na inabandon or something. Siyempre, 10 years ang tanda ko kay Christine. So, ako mas nakakaalam ng whole history ng kung 1 year old siya, 10 years old ako, 'di ba? So, kumbaga. Yeah, siyempre, kung 1 year old ka, wala ka namang matatandaan, 'di ba? Lalo na kung baby ka. So, I don't know lang kung ano yung kwento ng nung nagpalaki sa kanya na pinsan ng mommy ko. So, kamag-anak ko rin sila, but hindi naman talaga kami super duper close. Na I visit them before. Yun. So, syempre, naging busy na rin kasi ako sa, syempre, 14 years old pa lang ako. Nagtatrabaho na ako eh. Grabe, oo. Kaya, ano, kumbaga si... Tapos yung si Heidi, nag-aaral. So parang, tapos si Harbin, bata pa. Kumbaga wala siya talaga nga, hindi ko masasabi na naging super ate ako that time. Kasi talagang puro work ako, work. Sabi rin,
Kaya, alam mo, sobrang masasabi ko lang kay La Mandy, no? Kay La Amara, sobrang blessing ninyo. Right? Superwoman, super moms. Di ba? I mean, right? Di ba? They're gonna grow up with a blended family. Yeah. Iba rin talaga yung mga panahon dati. Iba rin talaga. Yes. Iba yung panahon noon, iba yung panahon ngayon. Ngayon kasi very, ano na eh, very, what do you call this, anong tawag dito? Ano yung word na, ano ba ito? Aside sa blended, kasi before parang mas conservative, what I mean. Ngayon parang mas smart na yung mga kids, di ba? Kahit hiwalay kayo ng parents mo, parang minsan you don't need to explain na, naiintindihan na. Kasi I remember si Mandy nung 3 years old, nung hinatid namin yung papa niya sa bahay ng papa niya, this is papa's house and we're going to our house. Yung ganon. So, parang, alam mo yun, okay. So, naiintindihan na niya by actions. Ang galing nga eh. Actually, feeling ko nga, ang dami mo rin natutunan sa anak mo, di ba? Na nagugulat ka na lang at nasusurprise. Pero anyway, all is well. Ayun, naisip ko na yung word, liberated. Liberated ang panahon ngayon than before. Tsaka mas accepting. Mas accepting. Mas accepting. Yes, mas setup sa kakaiba. Hindi na nga kakaiba ngayon eh. Parang, that's your setup. That's it. Diba? Yun na yun. Parang normal na. Oo, totoo yan. Kasi iba-iba. Hindi conventional na mommy, daddy, eto lang. Yun nga. Yes. Nakakatuwa rin talaga ngayon. Oh, at saka nakakatuwa nga, di ba, parang nagkaroon ng ano ngayon, parang medyo nag-trending na yung mga single moms kinakasal lately. Oo! Nandun ka! Single mom no more! Nakita ko yun! Oo nga, single mom no more! Ayun, nakita ko nga eh, nasa lista ko. Ayun. So, kayong mga single mom dyan, huwag matakot. Newsmaker of 2020 and ngayon 2021 na mamayagpag pa rin. Uy, Miss Ara, thank you for your time. Matagal na chika natin. Thank you. Okay lang. Grabe.